Magandang gabi sa ating lahat mga kapatid, sa lahat ng ating tagasubaybay ng ating pong gawain, Friday Night Bible Study. Purihin ang Panginoon sa ating pong patuloy na pag-aaral sa aklat ng Marcos. Napakayaman po ng aklat na ito na marami tayong matututunan at marami tayong mailalapat sa ating mga buhay. Ngayon po, simulan natin muli ang ating pong pag-aaral. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mark chapter 9. At halos natapos na natin ang Mark chapter 9. Tayo ngayon ay nasa verses 42 hanggang 50. Verses 42 hanggang 50. At nais kong malaman natin ang ating layunin ngayong gabi ay ang iwasan ng maging katitisuran. Ito po ang ating paksa. Huwag maging katitisuran. Ganito po ang sinasabi, Mark chapter 9 verse 42 to verse 50. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking galingang bato at itapon sa dagat. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang paa mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at maitapon sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kariyan ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung tumatabang ang asin, ano ang inyong ipagpapaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita na siya makapagbibigay sa amin ng liwanag sa aming landas, sapagkat itong ilawan ng aming mga paa upang huwag kaming madupilas, huwag kaming maligaw, at kami patuloy na tutuntun sa liwanag na aming nakamtan tungo po sa pinagmumula ng liwanag na walang iba kundi si Kristo Jesus. Pagpalain po ninyo at samahan niyo kami, bigyan niyo kami ng unawa ng inyong mga salitang espiritual sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong Espiritu sa amin. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na matapos turuan ni Hesus ang kanyang mga alagad kung sino ang totoong pinakadakila sa karian, kanyang ipinasok ang panibagong turo at ito ay tungkol sa katitisuran. Itinuro ni Hesus dito ang dalawang katitisuran. Una, ang katitisuran para sa iba. Ikalawa, ang katitisuran para sa sarili. Kapwa sa katitisuran ito ay may mabibigat na kaparusahan at may mabibigat na mararanasan. Kaya, ang maging katitisuran ay napakabigat na kasalanan. Tignan natin ito sa tatlong mabibigat na sitwasyon. Ano po ang makikita natin dito sa mga talatang ating pinag-aralan? Una, tignan natin ang kabigatan ng magiging o maging katitisuran sa iba. Ito ang sabi sa verse 42 and 43. Ganito ang sabi. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Ito po ang simula ng ating pong binasa. Ang tanong natin dito, sino ang makapagbibigay katitisuran dito na tinutukoy? Walang iba kundi mismong mga alagad.
Ito ang babala ng Panginoon sa ating lahat na huwag tayo maging katitisuran sa iba. Sino ang matitisod sa atin? Kapwa mga mananampalataya, kapwa mga believer. So anong klaseng believer ito, mga kapatid, na madaling matisod? Ito yung mga maliliit. Ito yung mga mahihina pa. Pero mga sumasampalataya kay Jesus na hindi natin kilala, wala silang grupo, wala silang pangalan, hindi sila banto. At sila yung mga sinawain ng mga alagad ni Jesus. Natatanda natin sa verse 38 nang sabi ni Juan, Guro, nakita namin ang isang tao na nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo. At pinagbawalan namin siya. Bakit daw? Sapagkat hindi siya sumusunod sa atin. So makikita natin, ito yung maliliit mga bata sa pananampalataya na sinawain itong mga alagad na malalago. Dahil daw hindi nila kilala at hindi kasamang sumusunod sa kanila kay Jesucristo. Now, ang tanong nito, noong sawayin ng mga alagad ang taong ito na nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus, ano kaya ang damdamin ng taong yon? Natural, tiyak pinanghinaan siya ng loob. Nawalan siya ng tiwala sa kanyang sarili. Labis ang kanyang kalungkutan. Natural, titigil siya sa kanyang ginagawa. Higit sa lahat, magdududa siya, mag-alinlangan siya sa kanyang pananampalataya. Tama bang kanyang pananampalataya? Sigurado siyang tisod. Babalik siya sa luma niyang pagbuhay. Dahil siya ay sinaway ng mga malalakas tulad mo, tulad ko, mga alagad ni Kristo. Kaya anong sabi ng Panginoon sa mga alagad sa verse 39? Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan. Yun ang sinabi ng Panginoon, huwag mo silang pagbawalan sapagkat walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko ang agad na makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Huwag daw natin pagbawalan ang mga umangkin na sila'y Kristiyano sapagkat sila'y hindi nagsasalita ng laban kay Kristo. Hintayin natin ano ba talaga hanggang saan ang kanilang pagkilala sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 40, sapagkat ang sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sino mang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ano mang grupo siya, saan man siyang grupo, ano man ang kanyang doktrina, ngunit siya'y mananampalataya ni Jesucristo. Tulad sa inyo, ang sabi ng Panginoon dito sa 41, sapagkat tunay na sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magpainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil kayo'y kay Kristo, ay hindi mawawala ng kanyang gantimpala. Ang sabi ng Panginoon, kung kayo, kung hindi kayo kilala, na imbis na kayo'y pagbawalan, kundi tinulungan pa, in-encourage kayo, pinainom kayo ng isang tasang tubig, anong maging pakiramdam nyo? Kaya ang sabi rito, tulad sa inyo na kung may magpapainom sa inyo ng isang tasang tubig dahil tinanggap kayong mga alagad ni Kristo, ay napapalakas ka at magpapatuloy ka sa iyong paglilingkod. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 41, ganun din ang gawin ninyo sa mga mahihina at maliliit na mga mananampalataya. Huwag nyo silang sawayin, kundi painumin mo sila ng isang tasang tubig. Ibig sabihin, palakasin mo sila, i-encourage mo sila upang sila tumibay, lumakas at magpatuloy. At ang kantimpala ay hindi mawawala sa iyo. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 10, sapagkat ang Diyos ay hindi masama. Hindi niya kinaliligtaan ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, gaya ng ginagawa ninyo ngayon, hindi kakalimutan ng Panginoon ang ginawa ninyo. Tatanggap ka ng gantimpala sa Panginoon. Kaya huwag maging katitisuran sa iba. Ibig sabihin ng katitisuran sa iba, para bang pinapalagay mo na ikaw lang totoong Kristiyano at ikaw nasa tamang doktrina, kaya ikaw ang totoo, ikaw magaling, mahusay ka at ang mga turo ng iba mahihina, walang kwenta. Now, dapat huwag kang maging katitisuran sa iba. Bakit po? Ang sabi sa 42, at kung ang sino man ay magbigay sa inyo ng sa verse 43. Ang sabi po diyan. Sa
I'm sorry. Kaya huwag tayo maging katitisuran. I'm sorry mga kapatid. Dahil ang maging katitisuran ay napakasama at kasuklam-suklam ang magiging katitisuran. Ang sabi nga sa ating teksto, sa verse 42, at kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pa raw. Bitina ng kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Kaya ang maging katitisuran sa kapwa mananampalataya na may hina, hindi kilala, ito'y napakasama at kasuklam-suklam sa paningin ng Panginoon. Kasuklam-suklam po ang magiging katitisuran. Sapagkat ang sabi dito ng Panginoong Hesus, mabuti pang bitina ng kanyang leeg ng malaking bato. Now, sa konteksto po rito, yung gilingan po sa kanilang panahon, may dalawang klaseng gilingang bato. Yung isa, yung tinatawag ng malaking gilingan, ang nagpapaikot nito ay baka para igiik ang trigo o tubo, ano pa man. At mayroon ding maliit na gilingan na ang nagpapaikot nito ay ang mga may bahay. Gumigiling sila ng trigo para sa kanilang pangsaing. At ang sabi diyan, yung katindihan ng maging katitisuran, ang ibibitin sa kanya ay yung malaking gilingang bato. At hindi sapat yun, kundi itapon pa sa dagat. Ganun po katindi ang kasamaan ng pagiging katitisuran sa iba. Bakit itatapon sa dagat? Bakit sabitan ng gilingang bato? Para mamatay? Hindi po. Kundi para magsisi ang isang taong naging sanhi ng katitisuran. Kung ganyan kabigat ang maging katitisuran sa ibang may hinang mananampalataya, gaano din kabigat ang maging katitisuran sa iyong sarili? Tingnan natin ikalawa. Ikalawa, ang kabigatan ng maging katitisuran sa sarili. Verse 43 hanggang 48 po yan. Basahin lang natin panandalian. Kung ang kamay mo ay makapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay, na kung saan ang kanilang mga uod at hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mga paa mo ay nagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo na pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at maitapon sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Kung ang mata mo ay makapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Ito pong kabigatan na makapagpapatisod mismo sa ating mga sarili. Ibig sabihin ng tisod sa sarili, mga kapatid, tayo'y naalipin sa bisyo ng kasalanan o kasamaan dahil sa kahinaan ng bahagi ng iyong sariling buhay o ng iyong katawan. Ano-ano ang kahinaan natin kadalasan upang tayo ay maalipin sa bisyo, sa kasalanan at kasamaan? Unang-una, ang ating kamay. Ikalawa, ang ating paa. Ikatlo, ang ating mga mata. So una, kung kamay mo ang nakapagpapatisod sa iyo, anong sabi sa verse 43 to 44? Putulin mo ito. Putulin mo ito. Now, paano ka natitisod sa iyong mga kamay? Napakarami po. Ito po yung tumutukoy paglalarawan sa bisyo natin, sa nakaugalian nating ginagawa. Tulad ng pagnanakaw, tulad ng pagkakamal ng maraming salapi, natural, maraming klaseng pamamaran upang magkamkam ng salapi. Gayon din sa katamaran, ayaw magtrabaho, mga kamay. Ito po ang makapapahamak sa iyong buong pagkatao bilang isang quote-unquote mananampalataya. Ito magdadala sa iyo sa impyerno ng pagdurusa. Ang sabi sa 43, kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito, mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado kaysa may dalawang kamay at mapunta ka sa impyerno sa apoy na hindi mapapatay. Now,
tignan natin muna yung tinatawag na impyerno at uod. No? Impyerno na may uod at apoy na hindi namamatay at hindi mapapatay. Kung ating titignan, ito po ay isang paglalarawang salita o simbolo. Ngunit, at the same time, ito po ay literal din na pangyayari. Una, tignan natin ito sa literal, ay sama sa simbolo. Uod at apoy na hindi namamatay, ito yung tumutukoy sa paghihirap ng isipan ng isang taong kinukonsyensya sa kanyang mga kamaliang nagagawa. Inuukulkil ang kanyang kaluluwa, ang kanyang isip na parang uod na hindi namamatay at apoy na hindi mapatay-patay. Grabe po ang kabigatan niyan. Ito po yung quotation dito, mga kapatid. Hango po sa Isaiah 66 verse 24 upang malaman natin. Ganito po ang pagkakasabi. Now, ang Diyos po rito ay nangako sa kanyang bayang Israel na sila ay magtitiis ng maraming kaaway at may ilan ding mga lumalaban, gumagawa ng kasamaan laban sa Diyos. Pero ang totoong matapat, sila'y magtatagumpay at makikita nila ang bangkay nitong mga taong lumalaban sa Diyos, rebelde sa Diyos, na sila'y pinatay ng kanilang kaaway at sila'y sinilaban. Ang kanilang bangkay na nakatambak doon, sinilaban ng apoy at inuuod na. At ang uod na ito ay hindi namamatay at ang apoy hindi rin namamatay. Bakit po? Basahin muna natin ang Isaiah 66 verse 24. Ang sabi, at sila'y lalabas at titingin sa mga bangkay ng mga taong naghimagsik laban sa akin. Ang sabi ng Panginoon. Sapagkat ang kanilang uod ay hindi mamamatay o mamamatay man ang kanilang apoy. At sila'y magiging kasuklam-suklam sa lahat ng laman. Ganito ang kalagayan ng mga taong suwail sa Diyos, rebelde sa Diyos, lumalaban sa Diyos, na sila'y ginapi ng kanilang kaaway, tambak ang kanilang mga bangkay, at ito'y babaho lamang, kaya ito'y sinisilaban upang ito ay masunog. Ngunit, hindi po masunog, hindi maubos-ubos sapagkat mismo yung katawan ang nagbibigay ng langis para maging gasolina sa apoy at patuloy na nagliliyab. At ang mga uod dito na sa, dahil sa kabulukan, hindi rin mamamatay sapagkat hanggat may bangkay na silang kanilang kakainin, hindi mamamatay ang mga uod nito. Patuloy nilang kakainin ang kanilang ang mga laman ng mga bangkay. So, ito ang mangyayari sa isang tao na naging katitisuran. Yung konsyensya, yung uod at apoy na hindi namamatay sa kanilang isipan, sa kanilang konsyensya na laging hinahabol sila nito, ay talagang magpapahirap sa kanila. Tulad din, kung ikay ang isang tayo mapunta sa impyerno, walang kamatayang apoy doon sapagkat hanggat may taong itinatapon sa impyerno, ito'y nagbibigay ng langis para panggasolina sa apoy. At ito rin ay kinakain ng uod at habang mayroong bangkay, hindi maubos ang uod. Ganon din ang pagdurusa sa impyerno. Kaya anong dapat gawin sa kamay na siyang sanhi ng pagkatisod ng iyong sarili? Putulin mo. Putulin mo ito. Na ibig sabihin, gumawa ka ng matinding desisyon para putulin ang iyong gawang bisyo sa iyong kamay. Tigilan mo na ito. Pagtiisan mo na ikaw ay hindi makaranas noong kagutuman ng kamay mo sa mga bisyo, na ikaw ay mapunta sa buhay. Kaysa naman kumpleto ka nga sa kamay, no? Masaya ang buhay mo sa akala mo ikay nananagumpay, pero ang totoo patungo ang iyong buong pagkatao sa kamatayang pagdurusa sa impyernong walang katapusan. Anong gustuin mo? Kaya nga, ang solusyon dito, ang sabi ng Panginoon, putulin mo ito upang hindi ka matisod sa iyong sarili para sa iyong kapahamakan. Yun yung kamay. Ikalawa, gayon din ang pamamaraan. Kung paamoy nakapagpapatisod sa iyo, anong dapat gawin? 45 to 46. Kung ang paamoy nakapagpatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paaka na matapon sa impyerno na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. So, ano po ang ibig sabihin nito? Paano ka man naman matitisod ng iyong mga sariling paa?
ang mga paa natin, ito po'y naghahangad na marating ang mga bagay o lugar o ambisyon na makapagpapahamak sa iyo. Ang katanyagan, ang kayabangan, itong gusto nagsusumikap ang paa natin. Ang sabi po rito, ang kasagutan dito, ay gayon din, putulin mo ito sapagkat may uod na kakain sa iyo at may apoy na susunog sa iyo na hindi namamatay at mapapatay. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka na nagdurusa naman sa impyerno. Ang iyong konsyensya talaga namang inuukilkil na hinahabol ka ng mapapait na konsyensya sa iyong buhay na parang impyerno sa pagdurusa. Ang uod nila hindi namamatay at ang apoy ay hindi mapapatay. Sarili po natin. Ang tinuturo rito ng Panginoon ay para sa ating kaligtasan ng ating sarili. Na huwag tayong mismong tayo ang matitisod sa ating mga ginagawa ng ating kamay, bisyo natin, yung ating mga palakad natin. At ikatlo, kung mata mo ang nakapagpapatisod sa iyo, anong dapat gawin? Ganon din sa verse 47 to 48. Kung ang mata mo ay nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa karya ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Tatlong beses po binanggit dito ang impyerno na may uod at may apoy na hindi namamatay. Ganong katindi ang bigat at kasamaan ng pagkatisod ng ating sarili dahil hindi natin binabantayan ang bahagi ng ating katawan. Now, paano po nagpapatisod ang ating mga mata? Madami po. Ang mata po natin, ito po ay nailalarawan sa pagtingala natin sa kahambugan, sa katanyagan, kapalaluan, pride. Alam naman natin, nakikita ang kahambugan ng ating pagkatao sa pamagitan ng mga mata. Ang sabi po ng Panginoon sa James chapter 4, God hates the proud, but He gives grace to the humble. Sabi po James 4:6, ngunit siya'y nagbibigay ng higit pang biyaya. Kaya't sinasabi, ang Diyos ay sumasalungat. He is against, God against sa mga mapagmataas. Subalit, nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So napakalaki po nagagawa ng ating mga mata. Sapagkat sa mata natin, sa pag-irap natin, sa mga kinahiligan ng mata, last of the eyes mga kapatid, ito po ang bahagi ng katawan natin na mismong makapagpapatisod ng ating sariling buhay. Siyang magpapadapa, siyang magdadala sa kaparusahan ang ating buong pagkatao. Kaya anong sabi po dyan? Dukitin ito. Matindi po ito. Ibig sabihin, kailangan itigil mo. Kailangan magsakripisyo. Kailangan mag-suffer ka para mapigil mo ang kahalayan ng iyong mga mata. Mas mabuti pang pumasok sa karian ng Diyos na isang mata kaysa may dalawang mata sa impyerno naman. Mabubulid ka sa impyerno na kung saan ang uod doon ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi rin napapatay. Alam natin ang ibig sabihin doon, uod hanggat mayroong laman na bulok na kinakain, hindi mawawalang uod, hindi mamamatay dahil mayroon pa silang kinakain. Hanggang kailan maubos yun? Matagal mapanahon yun. Pang walang hanggan, ang apoy. Habang sinisilaban ang mga bangkay na ang apo hindi namamatay, bakit mismo ang katawan ng tao ang siya nagbibigay ng langis, siya ang nagbibigay ng gasolina para magliyab muli, wala pong kamatayan. Huwag hayaang buhay mo ay mauwi sa kinokonsyensya, guilty, habang buhay na walang kapayapaan at kagalakan. Tingnan mo si Judas. Dahil sa kanyang ginawa, ang kanyang kamay naghangad ng salapi, ang kanyang paa naghangad ng pagkatraidor, ang kanyang mga mata, tingin niya kay Kristo ay pagkakitaan. Sa tindi ng kanyang konsyensya, no? Sa tindi ng pagbigay, torment ng kanyang conscience, wala siyang pagkakataong magsisi upang mapatawad. Kundi, siya talaga ay nag-regrets, may regret siya sa kanyang ginawa. Napakasama ang kanyang ginagawa. At ang tanging solusyon niya ay ang magpakamatay na lamang patungo sa kapamakan sa totoong impyerno. Pero dito po pinapakita sa mga alagad, kung ganito ang iyong ginagawa, kailangan pigilan mo, putulin mo, dukitin mo.
Ibig sabihin, magsisi ka, matinding pagsisisi. Sapagkat ang buhay natin ay pag-aari ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, at ang buhay natin ay hindi para sa ating kalayaang magkasala, kundi para sa ating paglilingkod. So tingnan natin ikatlo, ang kabigatan ng kalutasan, kalutasan ng katitisuran, verse 49 to 50. Sapagkat bawat isa ay aasinan ng apoy. Wow! 50, mabuti ang asin, ngunit kung tumabang ang asin, ano ang iyong ipagpapaalat dito? Magkaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Natignan natin. Ibig sabihin dito, sa kalutasan ng katitisuran, dapat tayong aasinan ng apoy. Aasnan tayo ng apoy sa iyong buhay, sa iyong mga gawain. Ang sabi po dito, sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Now, tignan natin ang dalawang talata sa lumang tipan kung saan ginagamit yung asin at apoy. Una sa Leviticus chapter 2 verse 13. Basahin natin. Ganito ang sabi. At ang ikalawa naman, Ezekiel chapter 43. Purunahan natin ang Leviticus 2 verse 13. Ganito ang sabi. Tinitimplahan mo sa asin o ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. So, tingnan natin, ang asin po ay ginagamit pang timpla o inaasnan ang mga butil na iyong ihahandog. Pag sabing handog, susunugin. Yun po ang konteksto dyan. Ang sabi dyan, titimplahan mo ng asin ang lahat ng iyong butil na handog. Huwag mong hayaang ang iyong butil na handog ay mawala ng asin sa pakikipagtipan ng Diyos. Lahat ng iyong mga alay ay ihandog mong may asin. Sa makatwid, kapag tayo po'y naghahandog sa lumang tipan ng butil, ito'y ating pakikipagtipan sa Diyos, sa ating pakikipagtagpo, sa ating pagmamahal, pag-ibig, at ang pangako ng Diyos sa atin na pagpapala. Kailangan yung butil na ating ihandog sa Kanya, nasusunugin, dapat may asin. Kaya sabi, huwag kalimutan, huwag kakaligtaan na walang asin ang ihandog mong alay. So makikita natin, ang asin po ay panimpla sa handog. Lahat ng butil, lahat ng paghahandog, kailangang tinitimpla ng asin. Hindi dapat hayaang mawalan ng asin ang iyong handog. Ibig sabihin, may lasa. Ito yung pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Ito yung katanggap-tanggap sa Diyos. Ang may asin, ang ating pakikipagtipan sa Diyos na handog. Ikalawa, Ezekiel chapter 43 verse 23-24. Ang sabi, ihahandog mo ang mga ayaon sa harapan ng Panginoon at wiwisi ka ng asin ang mga iyon ng mga pari at kanilang ihahandog bilang handog sa sino na sinunog sa Panginoon. So ganun din, sinasabi dito, ihahandog mo sa harapan ng Panginoon ang iyong handog. Na ito'y mayroong timpla ng asin. May lasa na nalulugod ang Diyos. Sa pamagitan ng mga pari, sila maghahandog nito upang ang Panginoon ay malugod. Now, ano pong kahulugan nito sa atin bilang Kristiyano? Now, kahulugan ng asin at ng apoy na sunog. Asin at apoy ay paglalarawan o simbolo sa paghahandog natin sa Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon na sa atin sarili, mayroon tayong timplang asin sa ating paghahandog o sa pagsusunog. Ano pong ibig sabihin yan? Romans 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal na kasiyasa sa Diyos na siyang ninyong makatwirang paglilingkod. Ang ihandog natin hindi butil, kundi mismong ating katawan na tinubos ni Kristo, na ito'y may timpla. Anong timpla ito ng asin? Yung mabangong samyo sa Panginoon. Yung po yung tayo po ay nasa kabanalan. Kasiyasa sa Diyos. Naroon yung ating pagtitiwala sa Kanya na hindi ito namamansahan ng kasamaan at karumihan. Dapat sa apoy, dapat itong masunog. Ibig sabihin, pagtiisan, no?
na ang paging ang iyong timpla ay talagang susunugin sa pamagitan ng apoy, sa pagtitiis ng apoy. Na pagsakripisyo at pagtitiis sa paghandog ng ating sarili sa Diyos, ito'y sa pamamagitan ng pagsubok sa buhay. Habang tayo po ay Kristiyanong namumuhay at naglilingkod sa Diyos, ang ating pong sarili ay templado ng asin at tayo po ay susunugin sa pamamagitan ng pagdadalisay ng apoy. Nakikita natin, sa isang bahagi, ang apoy po ay tumutukoy sa pagtitiis. 1 Peter chapter 5 verse 12. Mga minamahal, huwag kayong magtaka tungo sa mahigpit na pagsubok na dumarating sa inyo upang kayo'y subukin na waring may isang katakatakang bagay na nangyayari sa iyo. Bilang Kristiyano, handog ito buhay natin sa Diyos at daranas tayo ng mga tiisin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7, sa ganito kayo nagagalak bagaman ngayon sa sandaling panahon ay kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Upang ang kadalisayan ng inyong pananampalataya na mas malaga kaysa sa gintong nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy, ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian at karangalan sa pagpapakita ni Jesucristo. So, ang ibig pong sabihin nito, ang buhay po natin ngayon ay dapat tumatanggap ng mga pagsubok na parang apoy. Dahil ang buhay natin may timplang asin. Hindi tayo humahamak sa ibang mga mananampalataya. Hindi tayo namimintas, hindi tayo nananaway doon sa mga mahina, sa mga hindi nating kagrupo. Dapat lamang na tayo po ay tumatanggap ng sakripisyo. Asinan ng apoy, tumutukoy sa maapoy na pagsubok. Kaya kung sa maapoy na pagsubok, isusuko mo ang iyong kamay at putulin ito upang huwag kang magkasala. At kung isusuko ang iyong paa, putulin ito upang huwag kang makarating sa mga kasalanang lugar. At kung isusuko mo ang iyong mata, dukitin ito upang huwag magmataas. Tiyak maiiwasan ka, maiwas ka sa kasawian ng pagkatisod sa sarili sa mapayapa. Kaysa papasok ka sa pagdurusa na ang uod, ang konsyensya hindi namamatay at apoy ay hindi mapapatay sa paghihirap ng iyong konsyensya. Ano mas gustuin mo? Mas maganda yung kahit na tayo nagdurusa sa pagtitiis dahil ang ating buhay ay inasnan ng timpla na kalugod-lugod sa Diyos bilang handog. Mas maigi po yun kaysa naman, nakakalamang tayo, pero tayo naman ay patungo sa kapamakan. Mabuting asin sa paghahandog, mga kapatid, sa Diyos. Sabi sa verse 40, mabuting asin, ngunit kung tuwabang ang asin, anong inyong ipagpapaalat dito? Magkakaroon kayo ng asin sa inyong mga sarili at kayo magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. So asin po ang kailangan natin. Timplang asin, mabiyaya tayo. Yung ating pananalita, hindi magaspang, hindi masakit. Yung ating kilos, yung ating paningin, yung ating mga pinupuntahan, yung ating mga gawa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos at para sa ikatitibay ng ating kapwa, mahihinang mananampalataya. Tayo po ay handog na inasnan para po sa mga matitinding pagsubok. Kung ito'y mawalan ng lasa ang ating buhay, anong may papalit mo dito? Wala. Kundi ang walang katapusang pagsisisi, guilty conscience. Kaya bago ang lahat, magkaroon tayo ng asin sa ating sarili upang tayo mayroong pakipagpayapa sa ating kapwa. Paano ito mangyari? Well, magsisi at pagsisihan ang lahat ng katitisuran sa iyong buhay bago pang mangyari ang lahat. Sapagkat ang pangako ng Diyos, 1 John 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at ito'y linisin sa lahat ng kalikuan. Bago tayo dumating doon sa pagkatisod sa iba at sa ating sarili, magsisi na tayo. Kaya nga, sa huling pangungusap sa ating pagtatapos, dalawang bagay. Una, itigil mo na ang pagmamagaling mo sa sarili. Itigil mo na. Hindi ka magaling. Diyos lang magaling. Magpasalamat tayo kung tayo ginagamit ng Diyos. Pero yung ating kagamitan, hindi sa atin. Ito'y pribilehiyo lamang sa atin. Hindi natin ito dapat ipagmalaki. Hindi natin gagamitin doon sa paghamak sa iba, pamiminta sa iba, at sa mahihinang mga mananampalataya, sa mga hindi nating kagrupo, sa mga hindi natin tulad na reform. Huwag natin gamitin to. Itigil mo na.
ang pagmamagaling sa sarili sapagkat matitisod mong iba at higit sa lahat natitisod mo ang iyong sarili. Ikalawa, itigil mo na ang mga kasalanang ginagawa mo. May mga bisyo ka. Sinasabi mong Kristiyano ka, hanggang ngayon naninigarilyo ka, hanggang ngayon umiinom ka pa, ipinagmamalaki mo pa, ipinangangatuyon pa na pwede naman mag-inom, huwag lang maglasing. Kalokohan po yan kung Kristiyano ka. Alam mong hindi dapat gawin yung mga hindi ipinagbabawal ng Diyos at hindi rin dapat gawin yung tuwirang ipinagbabawal ng Diyos. Nakita niyo? Kung walang sinabi na bawal ang mag-inom, eh huwag mong gawin. Huwag mong gawin sapagkat walang utos ang Diyos. Kaya nga, itigil mo na ang mga kasalanang ginagawa mo. Na sa pamagitan ng iyong kamay, sa pamagitan ng iyong paa, sa pamagitan ng iyong mata, akala mo nakapagpapasaya ka sa iyong sarili, ngunit hindi mo nalalaman ito ang makapagbabagsak sa iyo. Itigil mo na. Kapatid, itigil mo na. Tayo manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa sandaling ito na kami po'y kinausap ninyo. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang salita niyo po ay banal. At ito po ay perpekto at walang kamali at hindi maaaring magkamali. Kaya nagpapasalamat kami na kami po'y tinutuwid ng salita ninyong hindi kailanman nagkakamali, kundi laging tama at matuwid, kaya dapat lamang naming sundin ang tama at matuwid. Baguhin niyo kami, Panginoon, sa aming pong pamumuhay, pangungugali, na huwag kami maging katitisuran at huwag kami makapagpatisod sa iba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.